Mga Mamshi, welcome back sa isa na namang episode ng ating Lutong Pinoy. So today video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ginisang sayote. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. At huwag mo rin kalilimutang mag-like at mag-comment sa baba. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para maturuan kita kung paano magluto ng iba't ibang butahe ng ulam. So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin sa ating pagluluto. First, kailangan natin ng bawang, sibuyas, tangkay ng celery, optional ingredients. Pwede hindi nyo rin lagyan ng ganito. Bell pepper. Atay balunan ng manok. Chicken cubes. Powder seasoning. Ang ating carrots. Pepper to taste. At ang ating sayote. Kakailangan din natin dito ng patis at isang kalahating tasa ng tubig. So tara, simulan na natin ang ating pagluluto. First step, nagpainit lang ako ng kawali. Add lang ako ng mantika. Then after na mainit na yung mantika, pwede na natin isunog dito yung ating bawang. Isahin lang natin ang bawang hanggang sa mag-light golden brown na yung kulay nito. Then after na mag-light golden brown na yung kulay ng bawang, isunod na natin ang ating sibuyas. After nating mag-isa ang bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating atay balunan ng manok. Isahin lang natin ito ng hanggang 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto, ready pa para mag-add ng ating patis. Maglalagay din ako ng kaunting paminta para sa pagpapakulo ng ating atay balunan. Then after kong malagay yung patis at paminta, takpan lang natin ito at pakuluin ng hanggang 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto ng pagpapakulo ng atay balunan, ready na tayo para mag-add ng ating mga gulay. Ilagay na natin ang ating sayote at ang ating carrots. Haluin lang natin ito at isahin hanggang 3 minuto. After 3 minutes na pag-igisa ng ating mga gulay, ilalagay ko lang dito yung aking optional ingredients. Pwede nyo namang hindi maglagay ng ganito. Pero mas gusto ko kasi sa sayote yung may lasa ng celery. So, haluin lang natin ulit. After nating mahalo ang ating mga sangkap, ready na tayo para mag-add ng ating tubig. Then, takpan lang natin ito at lutuin hanggang 15 minutes. After 15 minutes ng ating pagpapakulo ng gulay, ready na tayo para mag-add ng iba pa nating ingredients. So, ilagay na natin ang ating seasoning. Isunod na rin natin dito ang ating chicken cubes. Dagdagan din natin ito ng paminta, depende sa inyong panlasa. Then, ilagay na rin natin ang ating bell pepper.
Haluin lang natin ito hanggang sa mag-mix lahat ng ingredients. Pagkatapos nating mahalo lahat ng ingredients, takpan lang natin ito at pakuluin pa ng hanggang 10 minuto. After 10 minutes ng pagpapakulo ng ating gulay, haluin lang natin ulit ito ng ilan pang minuto. Makalipas ang 10 minuto ng ating pagpapakulo, finally, luto na ang ating ginisang sayote. Tara na, kain po tayo mga mami! Thank you for watching! See you on my next episode! Don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka pa sa mga videong i-upload ko sa susunod.